Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng August 10, 2024, na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin ang pag-iral ng habagat, lalo na po sa kanlurang bahagi ng ating bansa, na patuloy pa rin na hinahatak ng Typhoon Maria. Malayo po ito dito sa atin, pero gaya po ng inyong nakikita ay patuloy pa rin itong hinahatak ang habagat, na siya pong dahilan pa rin ng mga isolated rains na madalas po natin na nararanasan, lalo na po sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ang bagyong ito ay nagbabanta po na mag-landfall hanggang bukas ng gabi dyan po sa gitnang bahagi ng Japan. Kaya sa atin pong mga kababayan na nandyan, iba yung pag-iingat lamang po. Pero next week, posible muli ang pamumuo ng mga sama ng panahon sa northeastern part ng ating bansa na siya pong patuloy na manghahatak pa rin ng habagat. Pero maliban po sa patuloy na pag-iral pa rin ng habagat, ay wala pa naman pong bagyo na namamataan natatawid po dito sa ating bansa hanggang po sa susunod na dalawang linggo. Pero maging handa lamang po tayo dahil tumaas ang posibilidad na magsimula ang La Niña by end of August hanggang sa Oktubre na posibleng magtapos by early 2025. At sa lagay naman po ng ating panahon, ngayong madaling araw ay maayos ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa pero may chance sa panin ng mga isolated rains sa may Batanes, ilang bahagi ng Ilocos, lalo na po sa mga lugar na malapit sa dagat, Alaminos, Lingayen, Bataan, Rizal, ilang bahagi po ng Cavite, Mamburao, San Jose sa may Occidental Mindoro, Southern Quezon, Camarines Provinces, Catanduanes, Basilan, Balingasag, at ilang bahagi po ng Cagayan de Oro. At mamaya ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa pero may chance pa rin ng maulap na kalangitan with isolated rain sa ilang bahagi ng Ilocos Region, sa mga lugar na malapit sa Karagatan, ilang bahagi ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, ilang bahagi ng Camarines Provinces, San Jose sa may Occidental Mindoro, at ilang bahagi ng Northern Palawan. At mamayang hapon po, posible ang mas maulap na kalangitan na mas mataas ang tsansa ng mga isolated light to heavy rains, lalo na po sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya kung lalabas tayo sa ating matahanan, ay ugaliin po natin lagi ang magdala ng kahit anong panangga natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa ating naman pong mga baybayin, iwasan lang po muna natin ang papalaot dyan po sa mga seaboard ng extreme northern Luzon dahil ang mga alon po dyan ay posibleng aabot hanggang sa 2 to 2.5 meters height. Epekto po yan ng habagat. So, yun po lang latest update natin sa araw na ito. Ako po muli si James na nagsasabing sa kahit na magsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!